Who's that? Yun. Hey guys, we are back. I'm sorry, nagkaroon ng internet connection issue kanina. So, ganun talaga. It happens sa online world. But anyway, kung bago lang kayo, ngayon lang kayo nag-tune in, dito kami with Neruda for Indie TV Live Jam. Yan. Yeah. Oh, yun nga. So, ito pa nga yung shirt. Ngayon ko na napansin yun, ha? Ayan. So, Neruda, magpapakilala pa ba yung Neruda? Mukhang hindi naman na kailangan. Kilala na nila. Kids, sige, sige. Para sa mga... Introduce yourself. Oh, sige, go. Sino mauna? You go first. Main man. Hi. We're Neruda. We are Neruda. Oh, okay. Live na tayo, no? Yes, yep. Sir. Oh, my bad. Hi. Nathan. Nathan po, kagigising lang. Yan lang. May maingay na pusa dyan somewhere. Naghahanap ng pusi yung pusa. Si Carl yun. Hey, Carl. National Cats Day. Yeah. Okay, Nate. Si Nathan lang talaga. Carl. Yung second youngest. Nox? Ano si Gagal? At JL? Wala eh. Anggal na sila eh. Tinanggal na. Anyway, kwentuhan nyo naman kami ni Ruda kung ayaw nyo na magpakilala. Ayaw nyo na magpakilala. Kilala naman na kasi kayo eh. Hindi. Marami lang kami friends. Yan yung naipon namin all throughout the years eh. Kasi maligalig yung ni Ruda, lalo na si Gagal. Hindi pa hindi lang yung friends yung naipon. Manhor na siya. Yan, marami kaming naging kaibigan all throughout the years. Bert, kwento mo nga yung ating, ating history. Yeah, okay. Somebody here posted a comment, Nazca Silverslide. One of the bands I loved to listen to during college. You were mistaken, man. You just started a week ago. Yeah, like, it happened accidentally. Haphazardly. A bit of history about the band. Who is Neruda? So, yeah, fairly new. Band was formed in Seattle way back in 87. A singer and bassist met at a high school in Washington, Aberdeen, I think, where the Aberdeen band was originally based. Yeah, so yun ang history ng Nirvana. You might be interested to know. Nirvana. Yeah, actually, Nirvana yung pangalan namin dati. Tapos hindi pa uso Google. Tapos nung nauso Google, kuha na pala yung Nirvana. Seryoso yan? Hindi namin alam. Hindi namin alam. May kanta pa kaming Smells Like Teen Spirit. Okay, now I know. Oh. Pero 2000, magsasabi ba ako ng year? 2004? Tama ba? 2004 ang first EP nyo. 2014. Okay, 2014. Pero before kayo mag-EP, matagal na ba kayo magkakabanda? College ba? High school band ba kayo? Before nyo i-release yung first EP? Una magkakilala kasi si yung mga pinakabata sa amin, si Gagal tsaka si Carl. Yan. Sila yung sila yung may brief history ng kanilang pagsasamahan. Yan. Galing kami sa isang band eh. Oh, magkatrabaho sila sa isang palabas, di ba? Yung yung Magic Temple. Yun. Yung sila nagkakilala sa sa palabas. Si Carl yung kontrabida dun eh.
So okay, tapos si Carl ba yung nagbuo? Carl and Gagal ba? Kanino ba siya nag-start? Hindi, kasama ni si Nathan nun eh. Ang laro dyan eh. So, kaming tatlo, yung naiwan. May kasama kaming dalawa, si Mark, kasi si Mike. Yeah, Mark tapos, Centeno. Yeah, Mark Centeno. Year. Tsaka si Mike tapos Coronet. Na, mas tito sila sa amin. Kaya sila mag-retire ahead. Kailangan i-mention eh. Hi, Mark. Hey, Mike. That's Masa Sigur. Sa gitara, at game. Sa bass. Yun. And then, nag-gigs kayo for sure after ilang years yung EP? Or right away ba may EP na months lang? First year EP agad eh. First year. Kasama ba si Mark kaya si Mike na? Ano yung writing session ninyo? Nauna yung lyrics ba? May kanya-kanya na ba kayo kagad part? Nathan, no. Pero, yung sumusulat sa amin, yung barista namin, magaling magsulat yun eh. Grabe. Sumasali nga sa flip top yun eh, kahit walang sulat-sulat. Magaling mag-freestyle. Freestylist. Oo. Kahit mga ano ibang lahi ni eh, kinakalaban noon eh. Oh, walang sulat-sulat 'yun. Oh. So ganun. Ang ginagawa niya, pag may idea siya, bibigay niya na lang sa amin, no? Lalagyan namin ng tunog. Oh. Yan ang ginagawa ng ano ni Looney. Oh. Madalas nga siya. Ano nga itong poster? Oh, madalas siyang maharang sa mga mall lalo na ngayon. Hindi dahil sikat kaya siya sa ano sa music dahil baka ano may dala ulit may karga. Oh. Kaya hindi rin naka-join yung dalawa na yun. Alam mo naman yung isa naapektuhan yung trabaho sa ABS-CBN yun. Yung isa naman may arrest warrant, nagtatago parang nagtatago. Oh. Siyempre hindi pwede makita sa camera yun, di ba? Ano yan? Grabe. Kaka-birthday pa lang. Oh, nangingitim na nga mata nung bahista namin madalas eh. Kaya, nahirap eh. Pabalik ko din, hindi pa pula sa itim. Oh, ibang level yun. Pero yeah, unang nagsulat ng kanta si Carl sa ano, sa Neruda. Tsaka hindi pa Neruda yung pangalan ng banda namin, Nirvana pa nga. Oh. Tapos si Carl, sabi niya, okay, bakit hindi mo subukan magsulat? Sabi niya kay, ano, sa akin pala. Kasi yun, sinubukan ko magsulat at yun na, dire-diretso na. Ako kasi medyo, ano eh, meaning ko ngayon lang, medyo OC ako sa, ano, sa pagsusulat. Nung mga times na yun, ayaw akong makipag-collaborate. Pero nakilala ko si Ice, si, ano, sa Merizard. Oh, si Merizard. Tapos nagpaturo ako ng mga kung paano yung ways. Tapos tinuruan ako hanggang sa naging parang siya yung ano ko eh, malakas na mentor ko noon si Ice. Tapos ayun na, ano, na excited na ako makipag collaborate. Kunyari gagawa ako ng chords kanyan, pakinig ko sa kanya or sa kahit kanino sa banda ko. Madalas gawa na yung kanta. Tapos ang gagawin ko is sabi ko gawin niyo yung kung anong gusto niyo na part yung parts sa kanta. Nila. Ito lang. Oo, oh, yeah, ganun. Tapos ganun na. Mostly ever since. Kaya hats off kay Ice. Ita, cover song po yun kasi gawa na yung kanta. Ino-cover niyo si Nathan. Hindi naman. Ino-cover yun. Malaki yung part. May maganda kayo nasulat, Nate. Ah. Kayo ba ni Ice yun? May maganda kayo nasulat eh. Na medyo ano eh. Ganda nung datingan bagsakan eh. Yung Enter Sandman yata yung title. Oo. Diba? Oo. Yung intro ng drums noon, ano eh, medyo pinag-isipan ni Gagal eh kasi sobrang hirap. Oh, ganda, ang ganda ng dati. Oo. Ay, nako. Tas after the EP, sunod-sunod na rin yung labas niya sa gigs. Nakita ko kayo pa dati sa compilation nga ng Rakista. Ha? May, wow. Tapos sa mga nay kasabayan niyo kasi yung ex ko kaya aba, sino ba? 'Di ba? Oh. Sino ex mo na 'yan? Basta 'yon. Kaya alam ko yung mga paligid yung time na 'yon. Wala naman diyan sa ano sa mga video niyo yung ex mo. Wala. Oh,
Oh, ibang bands, pero... Baka isa dyan, ha? Hindi. Buti hindi. Hindi. Buti hindi. No, in the joke. So, after gigs, dire-diretso na, ano yung mga platform na ginamit nyo pa nun to promote? Pasok si Gagal. Oo nga, hindi ko nga. Pasok si Master Gagal. Nawala siya eh. Oh. Yan na. Katapos na na. Sumali ba? Tapos na daw yung meeting. Laki ng pangalan eh, Gagal. Nawala sa akin. Oo, wala pa siya. Baka nagkagout ulit. Ayun, anong mga platform pa yung sinampahan ninyo? Like, big stages? MySpace, yung malakas nun. No? MySpace, oo, malakas nun, no. High school pa lang ako nun. And mga radio na naririnig na rin kayo? NU. Sa NU. NU 107. Yeah, tapos? Mga namin sa NU. Nakakamiss nga. Actually, oo. Nakakamiss nga sa NU. Marami namang actually, pati nga gigs, namimiss ko natin yung background ko talagang. Sobrang miss ko na yung gigs. So. Naamoy ko nga yung background mo eh. Yung after ng ano? Yung after ng gig. Mapangi ba? Pag medyo banda dito, but, doon eh. Ano ba kasi dyan ka bumuesto? Amoy beer dyan. Ayun. Nandito nanonood pala si... Mga na beer, yan lahat eh. Nanonood ngayon si Chano, ano to? Chano for Dionisio. Ayan, yeah, shoutout daw. Bandang Isabela. Uy, ayan. Hello. Meron ba kayong mga pinagpasahan ng radio, ng demo ninyo, tapos nireject nila? Meron. Yung ano, Love Radio. Marami. Hindi nila nasakyan yung Enter Sandman eh. Saka yung Bombo. Naghahanap sila ng ano eh. Yung Bombo? Oo, oh, Bombo Radio. Uh-oh. Naghahanap sila ng medyo... Wala pa kami. Yung station WLSFM. Yeah. At saka ano, true story, nagpasa ako ng EP namin sa Baguio, no? Kasi taga doon ako, ano, doon ako pinanak, doon ako medyo. Oh, okay. Kasama ko yung aking mga high school na ano, kabatch. Punta kami sa, kasi may kilala siyang DJ doon sa Baguio. Nakalimutan ko na yung radio station. Tapos ano, ganda ng usapan namin. Napaka formal. Tapos binigay ko yung EP, ganyan. Oh, sige. Nag-promise pa. Tapos wala. 15 years na eh. Inaantay ko pa rin mag-play. Wala pa rin. Hindi pa rin piniplay. Hindi mo na napansin. Pero pumatok yung kanta mo na yun ah. Alin? Sa LS ba yan? Spaghetti ba yun? Hindi, yung Ice Ice Baby. Patok yun, pre. Dedicated kay Ice yun eh. Galing eh. Oo, di ba? Dalawa kayo ni Ice sumulat. Kaya nga Ice Ice Baby. Oh, kasabay nun ng Kai, sinulat kayo. Kasabay ng guys. Hey, congrats nga pala kay Ice, tsaka kay Mel. Oo, nakita ko nga, congrats ka nila. Oh, ang cute nung ano. Nanonood niya ata. Ang liit eh. Sila Nikolai din, yan nanonood. Hello. Kamusta? Yan, Errol, Jasper, Kenneth, and si Pat. Wala akong mga tropa dito nanonood, tulog pa eh. Ano oras na ba dyan? Ilang hours ba yung different? Wake up, Canada. Hindi, ano lang. 12 hours and 15 days lang. Kaya lagi kami ulit sa balita. Kaya pala. Ayan, pagkwentuhan pa natin yung journey ninyo, yung mga na-release nyong kanta and the music behind it. Pero before tayo magpatuloy, patugtugin natin itong Rain. Yeah. Alright. So guys, kung meron kayong mga tanong, or meron kayong mga gustong sabihin, i-comment nyo lang yan dyan. And huwag mahihiya. And again, this is Rain by Neruda. Play ko lang mabilis and then we'll be back. Formerly titled Ice Ice Baby. So I have changed too much.
be real. Should have known my reasons. I can't get on, I'm stuck inside this prison. That was Rain by Neruda. Yun. May mga nag-comment dito, miss na daw nila yung Merix. Merix days. And Miggy Naldo watching from Dumaguete City, Vert Hing. Ayan. Nag-hello din sila. Kamusta, kamusta? Hello, Miggy. Ayan. Nakamute yung ano ah. Nakamute kayo baka. Nagsasalita kayo. Pero anong kwento naman dito sa Rain? Yung sinong makakasagot? Ayan. Kalimutan ko na eh. Yan pa naman yung isa sa pinaka-iconic na kanta niya. Hindi, ano yan. Kwento yan ng isang tao na tsaka isang bagay. Ano yun?
tinatrato siyang bagay, kaso tao siya, di ba? Mm. Wala siya ibang magawa kundi sabihin na lang yung kanya hinanakit. Tapos gumawa siya ng paraan para sabihin yung kanyang hinanakit, pero hindi pa rin siya naririnig. Kaya medyo ano siya, medyo sad siya. From personal kasi, experience ba siya or siguro? Siguro kasi dati nung gumagawa ako ng lyrics kasi hindi ko pa makuha yung aking yung pinaka ilalim, yung self ano experiences, hindi ko mahugot. Hindi so, pa kasi usig yung salita nun. Sa iba. Kaya kaya ang ginagawa, mahilig kasi ako manood ng pelikula. Kaya kaya derive 'yun sa isang tao. Pero syempre, all throughout the years na kinakanta namin 'yun as a band, parang pumapasok siya eh, kasi nagkakaroon tayo ng relasyon sa buhay na hindi nagpa-pan out the way we wanted to. Kaya ganon, all throughout the years nga tinutugtog namin, mas lalong nagkakaroon ng meaning yung kanta kasi ramdam na. Ganon. And this is from your first EP? Yeah. Ito na kagad yung nilabas nyo ng first EP, no? Parang ginulat nyo na, ito na kagad, masakit na kagad yung kanta. Ground Zero yung una natin, man. Kasama sa ito yung kasama pero hindi ito yung unang-unang nilabas. Yeah. Oh, okay. Yeah. And then after that ano, EP, ano yung nilabas na yan? Ano ba yung nilalabas na yan? Yung EP. Ah, yung EP. Yes. EP. Oh. Nagkakalabasan na eh. Nagkalabasan na ng EP. Oo. Kanina lang sasabihin mo sa amin kung sino yung ex-boyfriend mo, lumaktaw na tayo doon sa labasan eh. Eto, after nung EP na yon, alam nyo na ba yung sound nyo na, eto na kagad? Or, alam mo yon, nag-experiment pa rin ba kayo? Carl? But si Carl? Ano parang kanya-kanyang ano, input kasi tapos si Bert may mag-iba ng tuning sa kila JL. Parang yun na develop eh. Habang nag-arrange ng mga kanta. Tapos, hindi ko masabing lahat sila magkakatulog. Iba-iba pa rin. Wala sa tono. Oo, kasi wala sa tono. Parang mo kami pambili tuner, kaya ganun. Hindi parang yun yung muna kong napansin eh, nung sumali ako eh. Parang, si Carl, syempre standard tuning. Si JL, iba yung tuning. Tapos ako, iba yung tuning. So parang, okay. Tingnan natin. Ganto pala dito, iba-iba pala kami. Kaya, anong chords yan? Kaya parang, kailangan nyo transcribe mo pa eh. Sinirialog ko ng chords. Oo. Pero after nga nung EP, nag-iba-iba pa kayo ng feel ng music nyo nun? O, definitely nag-iba-iba. Siguro kasi siya. Ano yan eh. Ano siya, like sa mga fellow musicians natin na naghahanap ng sariling sound, di ba? Nag-evolve lagi yung music. Kami, ako, pinalad ako magkaroon ng mga kabandang ganito. Sobrang lawak ng kanilang spectrum ng music. Yung mga background namin, like may kayong mga banda dyan na nakikinig. Iba-iba, pero yung kapag nag-jam na kami, iba yung music na lumalabas eh. Kasi ang galing nila eh. Kung ano yung iniisip ko, nagagawa nila ng mas maganda sa naiisip. Mas maganda. Ganun yung ano eh. Maswerte ka sa kabanda mo kapag ganun. And pare-pareho ba kayo ng influences noon? Nakita ko kasi sa band profile nyo kanina na nakikinig kayo ng Tool, APC... Yan, ano yan? May dalawa lang ba dyan na kabanda nakikinig ng Tool tapos yung tatlo nakikinig ng ibang... Or lahat kayo mahilig sa Tool, lahat kayo mahilig sa APC. Pero meron kayong common ground. Paano ba yan? I think yun yung common ground. Hindi ko alam. Kung may nakasulat doon Last Ketchup, yun sa akin. Ganun ba kaiba yung musical influences mo, Bert?
Ayun, isa na yun. Major yun. Yung ano, yung gumaga nun. Last Ketchup, di ba? Hmm, si Asire. Tapos, oh, si ano? Yung pala yun. Diba? Oh. Diba? Usong-uso yun. Hindi na sa luma eh. Tapos may mga bago, tapos, mga bagong banda nung ano. Nung early 2000s. Kay Nathan ko na rin nag- siya kay Jim. Ito karami na napahingan mo. Mga The Doors. Oh. Beatles. Yan. Pang matanda. Pumatanda daw, di ba? Mga tugtog ng matanda eh. Mga trip ni Carl. Oo. New way. Yeah, kaya kaya nila rin yung mga ano. COVID, mga Finch. Mm. Last year. Oh. Michael yeah. Learns to Rock, ganun. Pero sino nagbigay sa inyo ng genre na experimental rock? Hindi kasi nangyayon lang yung gagawa namin. Ngayon ko lang na rin. Ngayon ko lang na rin. Nakita ko sa Facebook page nyo. Yeah. Yeah, nung sumali ako, doon ko lang nalaman na, ah, may experimental rock pala. Parang tayo ba ang nagpa-uso niyan? Experiment ako ano. Oo. Eto, meron akong isang tanong sa inyo ma, pero mamaya na. Patugtugin ko muna itong Welcome Home. Yeah. Ready na yeah. ba kayo sa tanong na yun? Ayan. Alright, Welcome Home by Neruda. Cover yan. Sabihin mo yung main na naman yan, ako for you. Yeah. Ang alam na mga hindi yun. Thank you.
Alright, we're back. Isa rin ba sa common na music nitong pinapakinggan yung Coed and Cambria? Isa rin ba to? Isa to sa mga unang kinover niya dati rin. Hindi kami nag-cover na. Okay. Ngayon lang namin ginawa yan. Ngayon lang namin nag-cover. ECQ. Ngayon lang talaga. Paglabas yung meron ng mga marami kasi nagsasabi na kaboses ni Nate ang si ano eh, si Claudio. Yeah, yun. Yan ang kapatahan niya. Ayan. Nakamute ka, Nate. Nakamute ka. Kumakanta ako eh, sorry. Sinisiraan ka na nila dito, the joke lang. I heard y'all. De, ano yan, isa yan sa mga ano, mga kinalakihan ko na ano, na banda. Pero although ano, pinapakinggan ko sila, hindi siya yung isa sa mga matinding impact. Magaling sila, sobra. Mm. Pero mga pinapakinggan ko dati kasi ano eh, talagang mabigat yung mga Mad Vein. Hablado kayo ngayon, COVID. Oh. Mad Vein. Biro lang po yun. Nagbibiro lang yun. Oh. COVID. COVID po ang ibig dyan sabihin. Oo. Tapos balik sa old school rin ako dati. Wolfgang, ganyan. Tapos balik sa Razorback. Talagang ano, naghahanap ako ng ano, mga inspirasyon na matindi nung mga ganong panahon. Tapos umuso yung ano eh, umuso yung new metal, 'di ba, nung age nung time na 'yon. Lahat tayo nakinig sa Korn, ganyan, sa nung age nino. Bumalik ulit sa Korn ganyan. Pang-millennial 'yan. Oo. Oh, oh. Pero yeah, malaki rin na naging ano, naging kasama sa aking paglaki ang Coed and Cambria. Pero ano eh, mas gusto ko Glass Joe eh. Sorry ah. may pa ganun eh. Mayroon mo isusok yung glass. Glass natin. Abangan nyo. Actually, yung mga cover na to, ano, sinadjust nila Carl sa amin. Kasi syempre, nung nagkaroon nga tayo ng, well, nasa pandemic pa rin tayo. First time namin mag-cover na, ano, as a band na hindi magkakasama ng, like, literally. Sinubukan namin tong, ano, isa na to. Which is, sabi, why not? And then, ayun nga, natuwa naman kami kasi marami ring nakaalala sa amin nung panahon namin, nung Nirvana pa kami. Namatay. Nung panahon namin. Namatay na ba tayo? Mamaya pa. Tapos ayun na, tuloy-tuloy. Gusto namin ulit, habang nandito pa tayo sa groove na to, gawin natin. Meron kaming mga nakatenga na kasi si Looney labas-pasok eh sa kulungan kaya hindi kami maka-move on. Tapos si Gagal laging ano, laging may shooting eh. Nasa probinsya lagi. Kaya ayun. Oh, hirap kumilos ngayon eh. Oo. Oh. Oh. Tinataob, yung mga kubol-kubol nila doon sa Muntinlupa, tinataob-taob ng mga ano eh. Diba? Ng mga J-Lo. Kubol. Siyempre, actually, yan. Oh, iba na yung, gigs. Kanina meron nag-comment, miss na daw niya yung Mayrix days. Ayan. Pag-usapan natin yung gigs. Ano yung favorite gig ninyo sa Neruda? Meron ba kayong hindi malilimutan, sobrang paborito yung nangyari nung gig na yun? Rockista gigs. Rockista gigs. Oo nga. Mayrix. Halos 2 to 3 times a week nasa Mayrix kami nun kasi manager namin nun si Ma'am Sassy mismo. Si Tita. Hi Ma'am Sassy. Manager ng Mayrix. Hello. So pag ano, na-miss ka na namin. Kurang naman, natawagan kami. Ano, okay. Siyempre. Oh, pero meron ba kayong ano, favorite? Like, yung hindi na malilimutan talaga na moment sa gig? Para sa akin, album lunch. Album lunch ng Insignias, diba? Freedom Bar? Freedom Bar. Ay mo na alala niyo yan? No. Ano nangyari nun? Ano nangyari nun? Yun nga eh. Yun ang problema dun eh. Kaya nagtataka ako na alala nila eh. Hindi ako, wala akong matandaan na gig eh.
Ano mga pictures? Pupunta. Sa mga pictures na tayo nag-ano eh. Bumaba. Oh, pupunta ako doon. Oh, di ba? Tapos pag uwi mo, ganun. Ano, paano? Anything that happens in between, di na namin alam yun. Basta pagdating mo doon, inuman kayo, tapos uwi na kayo. Hindi ko alam. Oh, alright. Naputol. At hindi ko inaasahan yun, actually. Gulat ako. Let's see. I'll be back in a bit. Patigtugin muna natin itong Worlds Are Cold. When passion's lost and all the trust is gone, way too far for way too long. Children crying, cast out and neglected. Only in a world so cold, only in a world this cold. Hold the head of your best friend, look into their eyes and watch them drift away. So I'm through mending the wounds of us. Keep your thoughts
Ayan, bigla kasing naputol kanina. Sin sobrang biglaan. Yeah. But yeah, we're back. Buti na lang, napasukan ko kagad nung kanta. Before pa matuluyang mawala. Ayan, ang pinag-usapan natin kanina ay yung about sa gigs. Ito, sabi ni Ronald versus Dayo Bar Freedom Anonas. Ayan daw yung namimiss niya, yung 25 pesos na Red Horse at Kropek daw na 60 pesos. Baliktad. Baliktad. O, di ba? Kaya bihasa kami sa sipol eh. Wala kaming pampulutan eh. Parang gin sipol lang. Mm-hmm. Bukod sa inuman, mga inuman, meeting with friends, ano pa yung mga nakaka... hindi nyo malimutang experience? Yung mga prayer meetings namin. Saka, mga social gatherings na ganyan, nakaka-miss. Actually, Pero, di ba parang advantage din na nandito tayo sa era na to, nakakapag-record tayo kahit magkakahiwalay, di ba? Tama. Yeah, tama. In a way, parang okay lang din. Pero, actually, nakaka-miss nga talaga yung interaction na nagkakatarsikan kayo ng laway. Ganun. Uy, grabe yan. Kasi diba sa mga bar, siksikan, ganyan, siya meron pong magkakausap kayo. Paki-experience mo ano nangyayari yun. Iba yata yung kausap niya kayo yun. Tapos na po yun. Ibang band yata yan. Hindi, bukod pa doon, matatangkad silang lahat. Kaya, wala akong excuse. Pero yun, diba? Pag may... Hindi po kami yung galing Pornhub, kami po yung Narida. Laway naman. Ayan. Ano, meron ba kayong namimiss pa? Bukod dun sa 25 pesos na beer at mas mahal na Kropek. Siyempre yung samahan namin kasi siyempre yung LDR namin ngayon ng banda na itong Neruda. Ano eh, mahirap kasi yung naiwan namin nung time na yon is sobrang dami namin gustong gawin nung time na yon at sa momentum na. Oo, gusto naming syempre makisabay sa mga kapwa natin ng mga kabanda diyan na magbigay din ng something na meron kami eh na-cut short. Yun yung nakaka-miss yung makikita mo yung mga kasabay mo na banda na nandoon sa gig K-pop tapos na sila. Oo, iba na usapan niyo hindi lang ano. Iba yung pinag-uusapan nyo, hindi lang puro banda, pati buhay na rin, ganyan. Tapos nakakamiss yung, makakamit ka ng mga bagong banda na makakoconnect mo, ganyan. Yun yung nawala sa amin na as a band. Pero masaya ako sa kanila ngayon kasi yung connection namin, although ganun kalayo, nag-branch out naman yung kanilang, spectrum kasi syempre sila magaling silang musikero ganyan may mga nabuo silang mga kanilang banda kagaya nitong si Jose si JL si Gagal ganyan si Carl ngayon kay sa Mr. Bones ngayon si Vert naman sa Shotgun Combo si Jason napakaraming banda nito anim yata hindi ko alam eh grabe Jason ako makahabol eh tapos syempre ganap din. Yeah. Yun yung nakaka-miss dun. Totoo. Ayan, which leads me to my next question pala. Bakit ba nawala yung momentum na yun? Ano bang nangyari? Bakit na-cut short? Sabi mo nga. My bad. Realize. Yun. Kailangan kong maging OFW. Lumipad ako papuntang Toronto. Toronto. Anong taon yan? Ha? So, ilang taon na kayong LDR ngayon? Nako. Dalawang linggo na. 10 years. Oh. 2009, yeah. 2009. Oh. Yeah, to be exact. 11 years. Oh. Mag-11 years na. Yeah, I think ito yung month na to na ano na nirelease natin yung Abandon and Embarkment. Eh. Oh, yeah. Hindi ako nagkakamali. Yeah, ito yung month na yan. Yeah. Yung last two songs na sinulat namin bago ako umalis. Kasi naman namin yung dalawa sa isang album para magkaroon naman ng kasama kasi giniginaw sila dalawa lang. Sila, para maging apat. Ay magbuo ng buong album eh.
Orgy, orgy dapat. Ano? Para hindi sayang yung press. Tama. So yun, kailangan mo mag-ibang bansa nun. Anong naramdaman ng mga kabanda mo ba nung time na yun? So, very supportive ba? Ito, real talk na to. Supportive ba sila sa decision mo nung una? Or, of course, lahat naman tayo nakamove on na. Wala lang, gusto ko lang itanong. Hindi nyo naman sinabi, bawal ko itanong to eh. Pero, ano ba, nagalit ba sila sa'yo noon? Kasi nandun na kayo, nag-gigs na kayo, naririnig na kayo sa radyo eh, di ba? Hindi, una year na sumali ako sa kanila eh. Tapos ano, sabi ni Nathan, guys, alis na ako. Alis na ako, nandito ka na. Naghanap kami na isang gitarista noon, actually. Tapos, ano, nahanap namin si Jason. Tapos nung sumali na, sabi ko, bye. Iniwan na lang. Una ko sinabihan. Actually, una ko sinabihan nun si Carl. Kasi una sa lahat, nakatira kami sa bahay nila. Kay Tita May. Hello, Tita May. Miss ka na namin. Tita May! Dun, nakikitira ako dun kay Tita May. Tapos, siya yung, si Carl lagi yung ano, kausap ko nun. Tapos sinabihan ko siya na yun nga, dumating na yung aking visa, ganyan. Then, bago pa dumating yung visa ko, alam na niya. Tapos sabi ko, paano ko sasabihin sa banda? Tapos siyempre sinunod ko si Gagal. Kasi si Gagal, ano yan, isa sa mga una yan, di ba? Tapos ayun na, sinabay-sabay ko na kay JL tsaka kay Bert. Tapos nga, dumating ito si Jason, sinabi ko sa kanya, sigurado ka ba na gusto mong sumali sa Neruda, aalis na ako. Oh. Sabi niya, si X-Lay na sa rin natin. Sino? Si X-Lay. X. Yeah. Si X. Si Miguel. Hello, X-Lay. Yeah. Si X pala yung drummer si namin noon. Sorry. Si Gagal noon, na gano'y, nang ibang bansa. Yung shooting sila. Pumunta sa Makati. Pumunta sa Makati. Oh, taga Paranaque siya noon eh. Pero anyway, si X-Lay pala yung former drummer namin. Siya yung sinabihan ko rin noon. At okay naman yung kanilang response. Wala akong narinig na negative na comment sa kanila, which is ano eh, ina-expect ko na magkaroon man lang ng kahit konti. Pero wala. Full support sila. Yeah. Tsaka ayun, nagising na lang ako sa kalsada, may tama ako sa mukha, sa chan. Sinet up pala. Pero hindi ko alam kung anong nangyari, which is good. Hanggang ngayon eh, nagtataka ako kung bakit. Tinanong ko yung hobo doon, 2 days na daw ako doon nakahiga. Pero okay lang, buhay naman ako eh. Did you die? Ganun eh, no? Ay, yeah, lang ganun. And then, kailan kayo nag... kailan kayo ulit nagka-reconnect? Since nung umalis ka ba ng iba, nag-Toronto ka ba? Nag-usap-usap pa rin kayo? Nagsusulat pa rin kayo ng kanta? In between? Oo, nandun pa nga lang ako sa Paranya, sa airport eh. Nagme-message na si Carl eh. Balik na. Hindi na wala yung ano, hindi na wala yung connection namin as a band. Dire-diretso 'yan. Wala akong na ano, naputol na ties between them. Although si JL merong limit na 5 sentences a month, nakakausap ko siya ng more than 6. So, yun yung aming connection, hindi na wala. Kahit na nandito na ako. Wait, ganun ba talaga ganun ba talaga si JL? Yeah. Kailangan mag-text ka muna. Tapos ba, pag... May asama na yun. Oo. Mag-text ka muna sa kanya. Pag hindi nag-reply, wala. Skin zone. Sorry. Hindi ka kakausapin. Baka na-limit na yung ano niya. Nakota na. Oo. Nakota na. Tama. Itong World So Cold na kanta, original to, di ba? Ah, hindi. Cover yan. Ano nga, cover ba to? Oo, sa Mudvayne. Yeah, cover yan. Ah, Mudvayne. Okay, that's why hindi ko pa, hindi ako masyadong nakikinig ng Mudvayne. May Apple sa chat, oh. Tol. May Apple sa chat. Yung, ano, diehard fan ni Mark Solis ito, eh. Sino? Pangalan niya, Gagal Bravo. Define Bogobo daw. Ano yung Bogobo? Gagal. Si Gagal yun. Ano yun? Ano yun? Ano yung ginagawa niya ngayon? Hindi siya online dito.
Sabi rin ni Cyrus, oh, Tito Nate, salamat po. Tito talaga yun, no? Tito Nate, salamat po sa tinuro nyo sa akin maging explorer. Ginagawa ko pa rin siya ngayon. Anong tinuro mo kay Cyrus? Hayop. Maging explorer. Cyrus. ngayon ba mas mas confident kayong gumawa ng sarili nyong kanta o mas gusto nyo mag-cover na mag-cover lately ngayong pandemic? Anong actually, trip bago yung ngayon? Last reunion namin last year, 2019, meron kaming nilabas na bagong single. Eh. Mm. So, nasa Spotify na, di ba? Yeah, Defy yung pangalan. Na-record namin yan sa ano sa Nine Works kay Jam. Yan, kamusta? Ah, oo. Oh, kay Jam. Kay Jam Bumanlag. Oo, miss ka na namin. Sa mga ay, susunod... Yeah, go ahead, sorry. So, okay lang. Sasabihin ko sana yung mga pa-gin mo, tsaka ano. Ah. Paala. sa Even House. Masarap tumabay sa kanila eh. Sarap, no? Yeah. Oh. Nakatulog nga ako nun eh. Sobrang kalasingan. Ayun, parang wala nga yata lumalabas ng buhay yata dun eh. Talagang ano eh. Pero mga susunod din yung mga ilalabas online, magko-cover ba tayo or meron tayong mga bago? Actually ngayon, surprise, tutugtog kami. Oo. May bago kami kanta. Ngayon yung tutugtugin? Oo, ngayon. Ang title, Sweet Child of Mine ang babanata natin ngayon, ano? Sa key off, ano, C para medyo, ano. Ano yan, hindi. Ano yan? Pirahin natin. Key of C. Maraming, ha? Sino key of C daw, si Jason. Oh, uy, oh, tignan natin. Hindi ako, ano yung magsasabay? Hindi ako magsasabay, pre. Hindi, ano yan? Ano pa rin kami? Siyempre, magsusulat pa rin ang magsusulat. Actually, marami akong nakatambay ngayon na bagong Neruda na kanta. Wala lang talagang oras kasi, ano eh, life happened, right? And given the situation, yeah, given the situation ng distance, ganyan, hindi ko rin gusto. Ang hirap eh kasi yung Defy, yung latest na nilabas namin na kanta. Ano yun eh? Purely ano yun eh, ginawa ko na sige na, ito na. Gusto kong makipag-collaborate na magdagdag sila more kagaya ng ginagawa namin as usual dati. Pero sa sobrang walang time ng isa't isa, which is busy sa buhay, busy sa trabaho, busy sa love life kung meron man, naiintindihan ko na. Picard daw busy sa love. Oo eh. Kaya nung binigay ko yon, sabi ko, sige, gawin nyo. Kung gusto yung baguhin, baguhin nyo. Pero wala eh. Dumating sa, arating na ako ng Pilipinas, hindi ko pa rin mahalin si JL kasi sobrang busy. Tapos, natuto ako mag-bass on the spot. Ako naglagay ng bass dun sa kanta. Pero, ano, understood yun. Understood yun. For now, yung nga sinabi ko, may mga kanta na nagawa. Eh ano yan, susubukan ko makipag-collaborate ulit sa kanila as a, syempre, as a band. At kagaya ng dati. So, yeah. Medyo may hindrance. Try and try lang, tol. Try and try. Yeah. Nagawa naman na natin sa ano sa mga nilabas natin na video. So makagawa tayo ng bagong kanta na kahit na ito yung limitation eh. Oh. Yeah. Yeah. Dati ba mas madali silang tipunin? Hayop kayo. Dati ba, mas madali ba silang tipunin na, oh, tara, magkita-kita tayo gantong araw? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Magkaya ka lang inu. Inu muna bago, ano, jamming. Oo. Madalas, kina Tita May, yan, sa, ano yan, hub namin yan. Ilang taon din kasi kami, magkakasama kami sa bahay ni Nathan, si Gagal, Gail, malapit lang, work. Hindi man lang nag-absent sa, ano, dyan agad. Madali lang dati. Oo. Oh, wala pa kasing zoom-zoom doon. Kung meron lang dati. Kung meron lang dati, nag-zoom na lang kayo, no? Oo. Oh, bakit pa ako magpapatraffic? Leche. Zoom na lang tayo. Oo. Oh, taga Farview ka yata, di ba? Taga Farview ka nun, tapos taga South sila? Hindi. Taga Makati lang naman.
Ah, okay. Tapos si Vert taga doon sa ano? Ito mo yun? Far, far away. Far, far away. Pag Makati kasi south pa rin yan ng mga taga QC eh. Kahit Mandaluyong, tawag nila south eh. Ewan ko dyan sa mga taga QC. South lahat sa kanila eh. Shout out daw sa mga taga QC. Shout out sa mga yan. Mga south. Mark Christopher Matenso, hello daw mga tito, sabi nila. And si John Patrick Dimaano. Dito hi, talaga? Hindi, hindi. Tropa yan. Tropa yan. Hello, hello. Ayos ka dito. Mark Christopher. Nagkamali si ka ng pinasok. Pat. Ayan, ninahanap kayo ni Pat daw. Tinatanong nila kung nasa Sagiho ako. Wala ako sa Sagiho. Pero meron kami benefit gig for the staff sa Sagiho actually. Happening August 28. Oh, wow. Pwede na pala dyan. Indeed, online. Suway lang sila sa ano. Ngayon, alam na ng mga online. Ano, ng PNP, mare-read sila ngayon yan. Online yung benefit gig. Daw ni JL. Ngayon, na, ganun na siya ngayon eh. Parang online gigs na eh. So, online yung benefit gig din. Okay. And then, ayos, ayos. Kailan to? Ito, August 28. Ito, nakalayo siya si Looney. Alam August ko kasama 20. Kayo dun ah. Hindi ba? JL online, no? Magjo-join daw ba siya? Hoy JL, wala na kami pupuntahanin. Sino yung JL? Sino daw? Luni. Kasi Luni. Si Lani. Nasa kanya yung ano? Lang daw. Yung link? Ito. Yan, ni JL. Magra-rap. Sakto niya. Pagkapasok niya, labas tayo lahat. Oo. Tapos na pala eh, no? So, eto. One last question bago ako patitugin yung next song natin. Meron bang nag-aaway-away sa inyong magkakabanda? At pwede ko ba ito itanong? Yeah, pwede. Okay. Na-curious lang ako. Kasi last time sila Jeff Bolivar, inaaway daw niya lagi yung mga kabanda niya, ganyan. Pinagtatawa na naman. Normal kasi yun. And then, siya daw yung nangunguna kahit wala daw issue eh. Nantitrip lang. Alang yata talaga yun eh. Hindi, kayo ba? Ano bang... Si... Katunayan po, magdi-disbanda kami pagkatapos nitong episode na ito eh. Oh. Actually, yun nga, tanggal na yung dalawa, di ba? So, walang point. Ayaw na. Showbiz muna daw. Showbiz muna daw. Eh, yung... Lalo nung ano, nung kasasali ko sa banda, no, si Carl tsaka si Gagal, ano na yan, dikit na yan dati pa. Madalas kong kaaway si Carl. Oo. Lahat naman kaaway ni Carl eh. Oo. Kahit hindi niya kabanda, kaaway niya eh. Rich boy kasi si Carl. Rich boy kasi si Carl eh. Eh, paghirap kami nun eh. Ano pinag-aaway niya ni Carl? More on creative, ano na bale. Criticism, ganun sa banda. Yung personal na away, hindi kami nagkaroon ng personal na ano eh, na alitan eh. Meron ba? Carl, yeah, wala. Tayo aabot sa ganun, pre. Wala, no? Bago makarating dun, wala na tayong maalay eh. Oo eh. Nalasing na. Bagsak na tayo lagi. Oh. Ang maganda nun is, kung nagkaroon man ng puna, di ba? Magiging heated argument. Pero it's all about, yun nga, yung criticism na mag-grow ka as a member. Si Gagal, lagi rin kaming nagkakauntugan yan eh. Kasi, lalo na sa gig yan, excited talaga si Gagal na paluin lahat ng kanyang ano, 7 tons na gamit. Tapos, sa sobrang excited niya, na bumibilis minsan, ganyan. Normal yun ha, bumibilis yung tempo ng sa live, di ba? Ako naman, yeah. Siyempre, OC nga ako. Ayoko nung ganun. Hanggang sa dumating na sa point na titigil ako, tapos mabilis. Alam mo yung ganun. Sobrang... Nilingunin mo siya. Hindi ko masabayan. Hindi ko masabayan yung ang bilis. Hindi ako rapper kagaya ni Looney. Ano? Dumating sa point na hanggang dun lang yung aming argument ni Gagal. Walang personalan. Pag-gig. Which is cool na cool si Gagal. Tinatanggap naman niya, babagalan niya, ganyan. At hindi nagtatanim ng sama ng loob yun si Gagal. Kahit, ano. Ambahan mo, papaloy mo ng gitara, syempre, titigil talaga yun. Oo. Oo, kita mo yung mga galos niya sa mukha, tsaka ito. Ni Ruda yun.
Sorry. Pero yeah, hanggang dun lang sa aming ano, pagiging musikero. Pero as personal problems, kanyan, nagko-confide in kami sa isa't isa. Nagtutulungan din kami, mostly. Yep. Which is good. So basically, parang brotherhood talaga. Yeah. Walang murahan, walang murahan. Oo. Alam yung bandang na, ito lang ata ang banda, walang murahan eh. Oo. Talagang, yung prayer meetings natin, nag-ano eh. Nag-ano. Babayit sila lahat. Yun nga lang, mga babaero. Yun lang ang ano dyan. Ay, wala. Lahat ba? Oo. Si Jason ba yung pasimuno? O baka ikaw nga yung boyfriend yung sinasabi mo kanina. O hindi, hindi. Ako yung nag-ano eh. Ako yung nangunguna ng Bible study para alam mo. O ikaw yung nagli-lead. Yan ta kayo eh. Eto, patugtugin. May mga bago akong balita. Ano? Mamaya meron ako ipapadalang bagong balita. Ayan, gusto ko yan. Mga mabuting balita. Yeah, mabuting ano, balita. Ano, aamin na ba kayong dalawa? Hindi, hindi. Ay, hindi ba? Hindi, hindi. Eto, okay, patugtugin ko muna itong dahil kay. And then, mamaya pag-usapan natin yung mabuting balita ni Jason. Tsaka may mga tanong pa akong. All right. Ang naramdaman ko, engaged na sila. Nako. San Anino.
Alright, we're back and nandito na si JL. Welcome, JL. Wala yata siyang audio. Nakamute ba siya? Ayan. Hindi lang talaga siya nagsasalita. Ah, hindi lang. Nakota na ba? Agad? Oo. Okay. Sorry. Ayan. That was dahil Kai is from 2007 pa. Diba? Tama ba ako? Or 2006? 2005? Yeah. And then, 4 years after yun na yung umalis ka. Actually, naririnig ko na nga to sa radio noon eh. Diyan na pala si Looney. Yes, nandito na siya. Di lang natin siya naririnig. Ayaw niyan talaga kasi magpadinig. Pero yan, hello, hello. Ito, ano na yung, Jason, ano na yung gusto mong ikwento sa amin? Spill the tea. Bakit nandiyan na ba si JL, di mo na makwento? Wala, wala siyang audio. Private. Ito. Connect to internet. Sigagal. Sigagal yung lead ng tulong. Oo nga, wala. Sino pala nag-i-edit ng videos niyo? Nathan. Nakita ko kasi sigagal biglang nag... ng mga 1 second eh. Nung nakasingit dito sa video na yun. Dun sa dahil kayo. Mahal talent niya kasi. Nakita ko, natawa ko eh. Uno yun. Oh. Ayan. 500 lang yung na-afford namin. 500 pesos daw, 1 second flash. Isang mabilis na ano lang eh. Ayun, nawala na ulit si JL. Ayan. Ayan. Yun na yun. Yun na yung appearance ni JL. Anong, eto, anong mga changes sa gig? Diba, recently nag-perform kayo live. Kailan yun? Last year lang yun, no? November 2019. Hindi, yung umuwi si Nathan? Yeah, last year. Last year, di ba? Oo, nawala ako. hindi ako nakapunta nun. Pero ano yung, may malaki bang pagbabago from that gig that night versus yung dati yung mga gig nights? O same pa rin naman? Same walwalan pa rin? Same pa rin? Sinubukan namin gawing same eh, pero hindi na kaya. Hindi na kaya ng katawan. Naging ano na eh, naging dad bad na. Pero lang kay, ako lang pala naging dad bad, walang iya. Magtuturo pa eh, no? Nagdamay pa eh, nandamay. Hayop. Hindi ano, syempre, yung lack of regular gigs, ano yan eh, naka-hinder ng malaki. Kasi dati halos araw-araw kami sa labas kagaya ng mga na kaibigan namin ba, yung Mary's Ark ganyan dati, kasama namin yan. Halos every time na lalabas kami, kasama namin sila. Tapos yung momentum na ganun, nawala for ilang years, tas babalik ka after a few years, tas gagawin mo lang one time. Ang hirap nun, kagaya yung mga kanta namin na dati na kayang-kaya ko pa nung younger me, ang hirap ko nang gawin kasi tumatalon-talon yata ako noon eh. Tsaka ewan ko, humihiga. Hindi ko na kaya yun eh. Hindi na ako ka-agile. At sa music, ano, sila ganun pa rin. Actually, mas gumaling nga sila eh. Kasi mas nag-update na sila ng mga gamit. Tapos marami silang natutunan sa mga banda nila na mga tricks mostly na pag ginawa nila dun sa Neruda, pasok pa rin. Kasi most of mga chords namin, madali lang naman eh. Basic chords lang. Pag ginawa nila yun, parang wow! Basic chords, eh. Gawin mo yan. Oo. Yeah, yung mga kasama natin kasi, tol, mga matatanda yung mga kasama natin. Parang kumpo yun eh. Kung sino yung mas matanda, yun yung mas magaling, di ba? Oo, di ba, Carlo? Grabe, dilaglag. Dilaglag. Pero ano, okay, mukha naman bata si Carl, tinong mukha mas bata pa sa akin yan. Talaga pag may nagpapabata eh. Oo. To, so, si Sorin Guevara. Hello, hello.
Si Kuisa Aguilos, kaninong bata yan, no? Shout out daw. Shout out, Kuisa. Shout out! Yeah, shout out, Carlos Herpacio. Yan. Ah, oh, si Idol. Si Kuisa gusto makipag-collab kay, ano, kay Carl daw. Si? Si Kuisa. Ay, nakuha namin siya. Ay! Ikaw surprise! Pa hindi ka surprise! Nilalabas namin kasama siya. No pressure. Carl, meron din ako gusto ano. Baka pag-collab kay ano kay Felicia Ruiz. Yeah. Yung ating ano, yung isang tropa natin diyan parang galing Russia yata ano. Aya. Yeah. Tama ba? Oh, kapit bahay ko 'yun. Ha? Sino sino? Gugobo. Ayan, drummer yan si Krisa. Yeah. Krisa, magaling ka ba drummer? Krisa. Kamusta? Yeah, may lalabas kami oh. Song na kasama si Chris sa Zoom. Ah, okay. Bandi ko yata alam yun. Hindi tayo kasama. Hindi ka ba nasabihan? Anong banda ba ito? Hindi ka nasa. Ayan, bumasok na ulit si JL. Yun. Pero walang audio. Oh. Oh, JL, labas ka na ulit. Huwag ka na mag-abala. Tanggal ka na. Spectator mode lang siya. Ayan. Flip top. Wala yung pilit, Jim. Anggal ka na sa banda. Tinanggal na lang eh, no? Oh. Ayan, I think meron tayong 3 minutes na lang. Gusto nyo mag-reconnect tayo. Ayan. Reconnect? Yeah, sure. Sige. Gawa na lang ulit ako ng... May 19 million pang ano, nakaabang dyan. No? 20 na nga eh. Oh. Pagising na yung mga tropa ko. Oh. Same link naman. So, yeah. Yun lang. All right. Sige, reconnect tayo. Magbabalik na si JL. TV. Yan, guys. While we're waiting, gusto ko lang i-mention pala na meron tayong Out and About Charity pa rin. Nakakolab rin namin dyan sila Jason. Kasama rin namin sila dyan. So, ayun. You know the drill. Nandyan yung link sa description namin kung gusto nyong mag-pledge. And then, we're also buying PPEs para sa mga frontliners natin. So, again, nandyan po ang details lahat sa ating description. Yan. Hintayin ko lang sila makabalik. And kung meron kayong mga tanong, last questions, or gustong malaman, comment nyo lang dyan. And kung gusto nyo magpa-shoutout, ayan, comment tayo dyan. Para mabasa natin. Ayun, drummer daw yan si Chris. Ha. And guys, kung hindi nyo pa na-share, please share. And kung hindi nyo pa nalalike yung aming Facebook page, facebook.com/IndieTVPH. And ganun din sa YouTube. Yo. Ayan, nandito na kami ulit. Ayan, pinomote ko na lang real quick yung Out and About. Sabi ko meron tayong isang video kasama sila Jason. Yeah. Ayan, pala, send ko pala sa'yo yung copy ng video. Pwede ba yun? I-post ko doon sa Out and About. Or gusto mo i-share ko na lang yung post? Yeah. Okay, bigyan na lang kita ng copy. Sige. May audio na ba si JL? Hindi daw niya marinig eh. Oo nga, parang... Sa kanyang end lang. Oo. What's that? Ganun talaga. Ang cute. Ayan, meron ba kayong mga ipopromote? Mga aabangan namin Spotify. From Neruda. YouTube. Spotify. Lots of cover. Lots of covers. Oo, wala pa naman kasingging ngayon eh. Ayan. Sige, lalagay namin yung link. Meron ba kayo YouTube channel din? Meron. Bago. Hihingin ko kay Jason yung link para ilalagay ko lahat. Facebook, IG. Wow, may IG na rin kayo. Charot. Meron kami. Of course. Ang hirap mag-maintain ng maraming pages. Dati, isa lang. Iuso na kami. MySpace lang dati. Yun lang yung update mo. Nakahabon mga kayo. May grinder na din daw. Maririnig na bata. Ano yung grinder? Hindi ko alam kay Jason. Siya lang na gano'n.
Sabi ni Carlos, so nood-nood na lang tayo, Gagal. Ayun, ayaw mag-join ni Gagal eh. Kaya siya yung pinupulutan namin ngayon. Kumusta pala to si Carlos? Ayan. Sa Tarlac yata. Ah, ayan. Talaga? Kamusta, Kapsat? Ayan sila. Ayan, JL! Rinig mo na kami, JL? No. Hello? Yeah. Ayan, naririnig ka na namin. Pagkakwento na medyo, style. Ano kanila, sinisiraan kanila. Okay lang ba yun sa'yo, Jel? Totoo yan, Jel. Sorry, siya lang yun eh. Ano-ano kinikwento tungkol sa'yo, tol? Dati mo raw siyang ex. Uy, hindi ako! Hindi! Totoo ba yun, Jel? Wala yun. Huwag ka maniniwala. Wala akong sinabing ganun. Hindi nga. Jel, totoo ba yun? Siya bang ina niyang ano, nung batang naglalaro dyan? Uy! Oh my God. Ayan, yung mga videos niyo ba, abangan ba namin yan sa YouTube o sa Facebook? O both? Facebook lang palitan. Hindi pa tayo tapos. Facebook. Wala, kilala yata nila. Kilala naman yata nila. Wala daw audio si JL eh. Tsaka kota na daw siya. Sa six, oh. Ano niya. Ayan, meron ba kayong message sa mga bagong banda ngayon na nanonood, gusto magbanda? Ayan. Higil nyo na yan. Kalokohan yan. Walang pera dito. Wala kayong mapapala. Johnny? Eating taffy? No, Johnny. Sa totoo lang, mahirap eh. Pero kung gusto nyong gawin yan, tuloy nyo lang. Di ba? Hanggang. Oo. Hanggang sa kaya nyo ba eh. Basta may day job kayo, tuloy lang. Oo, oh, kahit wala, palaboy ka lang, magbanda ka pa din. Puta. Ganun lang yun. Palayasin ka man ng ano mo, nanay mo, tatay mo, tugtog ka pa din. Ganon yun. Hindi, wala. Wala kang mapapala pag hindi ka ganun kasolid. Say hi. Say hi. Ayun. Hello. Hey. Hello. 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 Say hi. Ate Cruz. Say hi. Look at the girl on the screen. Is she your mommy? Nako, lagot tayo dyan. Ayup. Meron ba kayong mga pasasalamatan bago tayo magtapos? Ayan na pala si Gagal, kung kailan matatapos na saka mapapasok. Salamat kay Gagal. Bye. Kung kailan natatapos na. Habang papasok si Gagal, sabihin ko lang, doon sa mga banda, yung mga gusto mo first na banda, yun lang sasabihin ko. Tama yung sinabi ni Bert, kung kaya nyo, gawin ninyo. At hanggat maaari, kailangan merong magsusupport dito sa inyong gagawing ipipursue nyo. Kasi medyo mahirap yung, ano eh, kailangan mo mag-invest eh. Kailangan mo mag-invest ng magandang gamit, kailangan mo mag-invest ng knowledge, kailangan mong magkaroon ng connections. Siyempre, kailangan mo dyan ng mga technological na advancements din. Mga gadgets, mga ganyan. So, medyo mahal siya. Kung kaya nyo namang, yep. Ano, kung kaya nyo bilhin yan, well and good. Ang pinaka-importante dyan is kailangan nyo mag-look back sa mga tao na nakasama nyo from the start. Pasalamatan nyo kung nakarating kayo dun sa gusto nyong puntahan, pasalamatan nyo sila, isama ninyo sa tagumpay nyo kung nagtagumpay man kayo, at saka respeto lang talaga dito sa industriya natin, lalo na sa Pilipinas. Maraming mga banda ngayon nag-away-away ganyan, hindi naman yun yung pakay natin eh, pakay natin yung i-share yung music natin, diba? So respeto, yun lang. Totoo. Ikaw, Harley, meron ka ba? Balik mo yung hiniram mong gitara o kung ano man dyan. Sorry. May hiniram bang hindi pa rin nababalik? Sa pag-hiniram, wala nang balikan. Kabanda naman daw eh. Ikaw, Carl, meron ka bang message sa mga gustong magbanda, mga bagong banda?
Sinabi ni Nathan lahat. Ikaw naman sinabi mo lahat. Para doon sa mga mahilig sa banda. Na babae. Huwag lang lang yung ulo. Diba? So, lalaki ulo. Oo. Kaninong ulo? Kaninong ulo hindi lalaki? Premo. Pag yung sa baba eh. Basta gamitin mo lang yung ulo sa taas. Pag sa baba, trouble yan. Lagi, no? Kahit hindi siya magbabanda. Oo. Oh, palagi. May kilala ako na ganyan eh. Nagka-problema sa babae. Para alagaan yung alagaan yung mabuti lahat ng ano, sumusuporta sa inyo. Yun ang pinaka-importante. Wala kayong marating kung hindi nga alagaan yung sumusuporta sa inyo. Iyan ang gusto ko sa iyo eh. Alagang-alaga so, mo. Yun isa sa mga bagay na ano, hindi namin followers na babae. Araw. Lalo daw yung mga followers daw na babae, alagang-alaga mo daw. Ayun, wala. Gagal bilang maraming followers sa babae, ha? Yo. Ayan, wala daw siyang Gagal audio. So, hindi makapasok si Gagal, no? Nagpakita si Gagal kasi bilis nung parang sa dahil kay ganun, tapos umalis din. Oo, oh, yung isang... Gawain niya rin yan. Yun lang kaya nating TF niya, 500 pesos eh. 1 second. Ganun na lang, yun, no? Ayan, John, sabi ni John Patrick, hello daw, boss JL. Boss daw niya si JL. Ayan. Ayan, si Pat, sabi niya. Ayan, nag-a-attempt ulit si Gagal na mag-join. Gal? Hello? Gal, saan ka man ngayon? Naririnig mo ba kami? may iba talaga. Kung nandito ka, magparamdam ka. Nag-swipe left yan. Ayan, meron ba kayong mga papasalamatan pa? Salamat sa Indie TV. Yan. Yes, Boss Joel, salamat. Siyempre, yan, siyempre sa'yo, kay Ellie Luna. Ayun, siyempre sa Indie Man din, kila Axel. Ayan, kay Sir Joel. Salamat, sir, sa opportunity. Sa lahat naman nakaalala sa amin. Oo. Lahat ng mga sumusunod sa mga... pinapost sa amin na video sa page. Yan, maraming salamat. Hindi nyo kami nakalimutan. Yeah, maraming salamat. Yeah, Indie TV, DJ AC, kay Boss Joel, salamat. Indie Mand, maraming salamat. Ano yan, mga kapatid namin yan, tsaka mga kapatid namin mga banda dyan sa Indie Mand. Maraming salamat din sa mga sumusuporta pa rin sa amin kahit na medyo watak-watak kami. At sa fans ni Gagal at ni JL, i-add nyo naman yung ni Ruda kasi lagi na lang Sir Gagal at... Hindi, joke lang. Maraming salamat. Sa mga kaibigan ko sa Toronto na nanonood, yung mga kagigising lang. Ayun. Hello, good morning. Toronto. Good morning sa kanila. Sa inyo. Tsaka kay JL, good morning. Babatiin ko pala itong babatiin ko pala itong nagpapa-shoutout. Ewan ko sino itong Gagal. Bravo na to. Sabi niya, mga ulul, ha. Eh, number 1 fan ni ano yan eh. Ni Mark Solis yung Gagal Bravo na yan eh. Grabe. Hindi ko alam kung ba't anong ginagawa niyan dito eh. Grabe. Naka-freeze nga siya eh. Naka-freeze. Oo. Kasama yan sa acting niya. Kasama yan sa acting. Acting lang yan. Ikaw, Bert, meron ka bang pasasalamatan? Pinapasasalamatan ko unang-una ikaw dahil pinagbigyan mo kami. Ay, si Boss Joel. Sa iyo ngayong gabi. Yung mga kabanda ko na nandyan hanggang ngayon. At yung mga nanonood. Ilang million kayo ngayon? 18 million. Maraming salamat. for staying with us. At yung mga hindi pa nakapanood, I think this will be... No! Ano ba ito? Naka-record? Yep. Mapapanood nyo siguro next year. Abangan nyo na lang. Ayan. Yes! Carl, JL, mayroon ba kayong mga pasasalamatan? Gagal, nakakasalita ka ba? May isang banda ko. Bones, Boneyard Circus. Ay, idol ko yan. Yes, sa muli, sa Agos, yan. Ang dami. Sige nga, isa-isain mo nga. Yes, tatlo lang. Oh, tatlo lang. Rock-rockon festival na yan, sabi ni Sorry. O nga pala, may banda pala ako dito. Hi. Kung gising pa kayo. Gising na kayo.
Ano pangalan ng band niyo diyan? Gising na. partida yung pangalan ng banda ko dito sa Toronto. May quota din kami, 2 gig per year. Na-reach na namin yung quota namin. So, anong name ng band? Partida. Oh, Partida. Yeah. Mga originals din. Partida, like ko rin yan. May bago yung Pilipino buong banda. Pilipino TV. Ang pangalan ay Limp Bizkit. Baka niyo po yun. Bago yun. Bago-bago. Oo. Ang cute niyo. Parehas nang tinitira si JL tsaka yung gitarista nun. Kaya ganun yung mga mata nila eh. Oo. Oo. Nangitim na. Oo. Ayan. Salamat-salamat, Neruda. Salamat. Sa inyong time, kahit medyo may mga difficulties tayo, technical. Ganun talaga. Ang online world, ganito na talaga ngayon, mga gigs. And see you sa Giho benefit gig. Alam ko, part rin yata kayo nun. Tama ba ako, yeah. Jason? Not sure. Titingnan natin. Sige, ang alam ko, nandun kayo sa Disney para. But yeah, support natin sa Giho on August 28. Yes. Meron tayong online gig. August 28. Okay. Yes, Friday. Friday night. Yeah. All right, thank you guys. And see you. Good morning and good night. Bye. Bye. Okay, so don't see you. Good morning, good afternoon, and good night. Peace. Bye-bye. Salamat, salamat po lahat sa mga nanonood. Salamat, salamat, salamat. Bye. All right, guys. That's bye. It. And kung hindi nyo pa nalalike yung mga Facebook page ng Ruda or social media links, ilalagay na lang namin lahat sa aming description. And we'll see you again next week. Kasama ko bye yata na. Si... Hindi ko matandaan ko sinong kasama ko. Kasama niya yata si... Bye, Donna. JL. Ah, si Awi ng call-in. Tinignan ko talaga yung schedule. Alright, see you again next week, guys. 5 p.m. Mas maaga kaysa ngayon. Alright, thank you, guys. Good night. Talking to us. See you night. Bye.